Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin. Wa Khaliquna, wa Raziquna, wa Huwa ala kulli shay'in qadir. Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the Muhsinin. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin. Wa Khaliquna, wa Raziquna, wa Huwa ala kulli shay'in qadir. Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the Muhsinin. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. Amin ay mga Tagalog, so alhamdulillah, maunawaan namin. So ito po si Sheikh Sali Beray. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sakra ka, brother. Ang lahat po ng pagpupuri ay para lamang po sa pamasok po ng Allah. Sa Kanya lamang po kami pupuri. Wala nang iba pagdating po sa pagsamba. At sa Kanya rin po kami palagi pupuri, humihingi ng tulong at kapatawaran. Kami po ay nagpapakukuk sa Allah subhanahu wa ta'ala laban sa aming mga nagagawang masama at masamang sarili ukol sa luhang napakahina ng tao kasi sa kanyang pagbalikan. At kami po ay sumasaksi bilang mga Muslim na walang karapat dapat sambahin maliban lamang po ang tanging nag-iisang tagapaglikha ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita sa pagitan nito at nagpadala ng lahat ng mga propeta at sugo at mga kasulatan. Kami po ay sumasaksi na sa Kanya lamang kami po sumasaksi. Ang Diyos po ng lahat ng mga sugo at propeta, at kami po ay sumasaksi rin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang mga sugo po at kanyang mga kanya po ang kapayapaan at pagpapala ng Panginoon sallallahu wa ta'ala. Ganun din po sa kanyang mga kapamilya o kasamahan sa bahay at ang kanyang mga disipulo, mga apostol o kanyang kasabahan. At galing din po sa mga patuloy na sumunod at tumahak sa kanila hanggang sa araw ng pagkabuhay na muli po. Bayo po yung sabla, kahit hindi ito naintindihan ng aking mga kapatid sa pananampalataya, ay nais kong sabyang po kay kayo bilang Kabalenyo, Tagalubao kay po, religious kay po. Alhamdulillah, lahat po kami ay balik Islam, dati rin pong katulad ninyo. Alhamdulillah, at ginabayan po kami ng subantala sa matuwid na landas na huwag gabayan din kayo ng subantala na matala sa matuwid na landas. Muna-muna po, of course, nagpapasalamat po kami sa mga kapamilya ni brother at nakita namin ang pagtuloy po yung masanting yung pagsalubong kaya kami. Masaya lang po rin damdamin ni kaya masanting po kaya pagtuloy kaya kami. Alhamdulillah, pasalamat kaya po kaya kayo kaya masanting yung pagkikiharap kaya kami po. Lalo na po yung oras sa ini. At of course, lalong-lalong na sa Allah subhanahu wa ta'ala ay pinupurit kina sa salamatan namin siya na ipinahintulot niya pong mangyari ang araw na ito.
So mamaya po, abangan niyo po ang inihanda ng mga kapatid natin na kung saan gusto niyong itanong kung sino ang mga Muslim, ano bang Muslim, at ano bang relihiyong Islam, ang mga Muslim ba'y terorista, o anong gusto niyo mang itanong ay nakahanda po ang bawat kapatid namin dito na magbigay ng kasagutan sa abot ng aming makakaya po. Kaya maghanda po kayo ng inyong mga tanong, ano man ang nagbibigay ng bagabag o maaaring nagbibigay alinlangan sa inyo. Minsan kinatatakutan ng Muslim, ayaw nilang kaharapin ng mga Muslim, maaari niyo po itong itanong upang ito po ay mabigyan ng linaw. So ang akin pong ibibigay sa araw na ito ang kung paano ang unang mensahe na ipinangaral lahat ng mga propeta at sunod. Marami po ang makikita natin ngayon, alam natin po ang relihiyong kakristyaluhan ang siyang pinakamalapit po sa mga kamusliman dahil reliyoso po ang mga kakristyano. Pilit nating hinahanap minsan kung ano ang tamang kaligtasan, minsan hindi masumpungan ng tao pero hindi siya tumitigil hanapin ito. Minsan naman po, ang masaklap ay mismo dumating na sa kanilang harapan kung ano ang tama at tunay na kaligtasan ay siya naman pong tinatakasan. So sa araw pong ito ay naririto po kami hindi upang libakin, hamakin ang inyong pananampalataya na aming ding pinanggalingan. Hindi po nais na isirain ang inyong paniniwala sa inyong relihiyon, kundi ang layunin po namin ay iparating po namin kung ano ang aming pananagutan sa dakilang tagapaglikha tulad ng mga propeta at mga sugo ng dakilang manlilikha. So yun po ang aming layunin. Pero of course, hindi mawawala sa aming layunin na gusto rin namin kayong mapatnubayan sa matuwid na landas upang magsama-sama tayo sa kabilang buhay kung saan doon tayo mananahanan ng buhay na walang hanggan ng kaligayahan po. Kaya din po namin yan, hindi po mawawala sa aming layunin na gusto nating lahat ay maibigay ang tamang karapatan na kung sino ang dapat sambahin. So sa araw pong ito, bibigyan po natin ito ng linaw sa abot ng ating makakaya sa tulong ng dakilang maglilikha kung ano ang tunay na kaligtasan. Napakaganda po. Ano po? Sa aming pong pananampalataya, mayroon po akong nakausap noon, isa po siyang pari. Nawala na lang po sa loob ng kotse, ewan ko kung saan napunta. Ang sabi niya, ang tunay na kaligtasan ay mahalin mo lang ang iyong kapwa, ligtas ka lang. Nang magpaliwanag po ako, hindi niya po siguro matanggap, paglingon ko wala na siya. Sa amin po sa pananampalataya, ang kaligtasan po ay nakabase sa dalawang bagay. Unang-una po ang pinakamahalaga. Bago natin gawin ang mabuting bagay, kailangan muna natin makilala ang tunay na karapat-dapat sambahin. Dahil kung gagawa po tayo ng mabubuting gawa, gaano mang kabuti, kung mali po ang pagkilala natin sa tunay na Diyos, tiyak na wala tayong aasahang tanggapin ang mabuting gawa. Gusto ko magbigay ng logic. Halimbawa po, kung gusto natin gumawa ng trabaho, tinrabaho natin ang isang gawain sa isang tao, at pagkatapos magtrabaho dahil gumawa tayo ng mabuti, ay hihingi tayo ng sahod sa kanya, ano po ang magiging response ng taong ito? Hindi kita pinag-utusan na magtrabaho dito. Wala akong sinabing magtrabaho ka rito. Instead na ikaw ay bigyan niya ng gantimpala o biyaya o kabayaran, galit ang mabibigay niya sa iyo. Dahil pagkatapos yung magtrabaho na wala siyang inuutos sa inyo, umingi kayo ng gantimpala sa kanya. Ganon din po ang Diyos. Kung gagawa tayo ng mabuting gawa na sinasabing mahalin ang kapwa, utos din po sa amin yan, especially sa magulang namin, talaga namang hindi kami nagsasalita kahit na konting ikasasama ng loob niya. Lahat po ng mabuti ay pinag-utos ng Diyos. Ngunit sa kondisyon, bago po gawin ito, kailangan nakaalay sa kanya mismo. Dahil kung gumagawa tayo ng mabuti at nakaalay ito, hindi sa kanya, anong aasahan nating gantimpala? Sino ang magbibigay nito? Kaya ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa aming pong kasundan, innal ladina yad'una min dunin lahi la yakhluqun wa hum yukhlaqun. Ang mga sinasamba ng mga hindi Muslim ay nananawagan sila sa mga wala silang nilikha. Kundi mismo ang kanilang tinatawagan ay nilikha ko lamang. So paano po tutugunin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ang mabubuting gawa ay inaalay natin sa lilikha at hindi sa manlilikha?
That's why sabi nila subhanahu wa ta'ala, wala kada uhiya ilay gawa ilal ladina min kabalika la in asrak na layahang bitawan. Aamano ka wala tatunan na minal kasiri. Ipinahayag ko ito sa iyo Muhammad. Ipinahayag ko rin sa mga naunang propeta at sugo. Kung kayo ay sasamba maliban sa akin, ano mang gawin niyong mabuti, hindi ko tatanggapin. At mabibilang kayo sa mga talunan sa kabilang buwan. So, ibig pong sabihin sa aming pananampalataya po, kaluguran ko pong kabalit, kailangan bago po tayo gumawa ng mabuti, ay unahin muna natin ang unang kondisyon. Ang makilala muna natin ang tunay na Diyos na karapat dapat sambahin. Ipaliliwanag ko po kung sino po siya. Nang sa ganun, ang dami naman Diyos dyan eh. Ang Diyos ko tama. Ang Diyos nila tama. Sa aming pong pananampalataya, ang Diyos na aming sinasamba na ipinagmamalaki namin ay ipinakilala niya ang kanyang mismong sarili kung sino siya. Nang sa ganun ay masamba ako ng tao, ibig sabihin, masamba siya ng tao nang kilalang kilala ang kanyang mga pangalan at katangian. Yan po. No po. So ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, actually po sa Quran lang po ang makikita yung pagpapakilala ng Diyos. Kasi po, wala na ang Torah, ang original, wala na po ang libro ni Jesus, ang Injil, actually nakakilala din doon, pero wala na po yun. Quran na lang ang nasa original na teksto. That's why dito, nandito pa rin po kung paano nagpakilala ang Diyos sa mga tao para makilala siya. Ang sabi ng Diyos, sa apat po, katalata lang aya lamang, o versikulo kung tawagin sa Biblia, o ng kababayan natin, ay ipinakilala ng Diyos. Ang apat lamang niyang katangian na napakahalaga upang makumbinsi sila ang tao. So unang-una sabi po ng Diyos, para bago kayo gumawa ng mabuti, ya ayuhal ladina amanu, o kayo mga mananampalataya, before gumawa ng mabuti, mananampalataya muna, wa'amilu salihat, at bago kayo gumawa ng mabuti, wala, ikasabon dyan na, kayo ang mananahanan sa paraiso. Ang kondisyon niya, o kayong mananampalataya, ibig sabihin, mananampalataya kayo sa akin, then gumawa kayo ng mabuting gawa, kayo ang papasok sa paraiso. Dalawa pong kondisyon. Pagkilala muna sa kanya, bago ang mabuting gawa. Hindi po pwede ang mabuting gawa nang walang pagkilala sa kanya. Hindi rin pwede ang pagkilala sa kanya nang walang mabuting gawa. Dapat po ay magkasama ang dalawang ito. Pero importante po, kilala muna natin siya. Kung paano po ipinakilala ng lahat ng propeta at sugo ang Allah subhanahu wa ta'ala, ganun na ganun din po sa araw na ito'y pakikilala namin siya. Walang pagbabago, walang pagtaragdag, walang pagpabawas. Kung paano ipinakilala ng lahat ng mga propeta at sugo ang Allah, ganun din po namin ipakikilala ito. Unang-una sabi niya kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huling propeta po ito, pagkatapos ni Jesus, o Isa sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malayong kamag-anak, distance kamag-anak ito ni Jesus sallallahu alaihi wasallam. Namula din po sa binini ni Ibrahim, ni Ismail. Ano po? Sila yung magkakamag-anak ang mga propeta at sugo na pinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. So sabi niya, Muhammad, kung tinatanong kanila, kung sino ang inyong Diyos, sabihin mo, patulad na sinabi sa mga nauna, sabihin mo, ako ang Allah. Siya ang Allah. Kul, huwallahu ahad. Sabihin mo, Muhammad, kung sino ang Diyos mo, sabihin mo, siya ang Allah, ang nag-iisa. So sa aming pong pananampalataya sa Islam, ang Diyos na Allah subhanahu wa ta'ala ay tanging nag-iisa. Hindi po siya 3 and 1, 1 and 3, o ano pa man. Pag sinabing isa, ahad, ahad. Ibig na sabihin mo po na bata na may pinag-aralan, walang pinag-aralan, mahirap, mayaman, ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi sa para sa matalino, mayaman, mga ignorante, mga bobo, hindi po, hindi kriminal, mga santo, mga banal. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay para sa lahat ng tao. Kapag sinabi niya ako yung isa, malinaw na ako isa. Pag kinuha mo bata, ilan ang Diyos, sabihin mo isa, naintindihan bang isa, naintindihan ko isa lang. So ibig po sabihin sa amin ang pagsamba ay tanging sa nag-iisang Diyos lamang. Wala po kami sinasamba maliban sa kanya. Hindi namin sinasamba si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi namin sinasamba si Jesus, si Moises, o si Ibrahim, etc. mga propeta at mga sugo. Wala pa kami sinasamba. Kundi ang nagsugo sa kanila at nagpadala ng mga aklat, yun po ang aming sinasamba. Na sinamba ni Jesus, na sinamba ni Muhammad, na sinamba ni Ibrahim, ni Moises. Sila po ang aming sinasamba. Siya po ang Allah subhanahu wa ta'ala. Alaykum wasallam. So sabi niya, pahayag mo Muhammad, ako ang Allah. It's very clear na pati ang kanyang pangalan, ibinigay niya.
ang pangalan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala hindi po imbento ng mga Muslim. May kasama po akong pastor dito. Yun po. Pastor siya ng saksi ng Jehova at siya po ay dati rin siyang Seventh-day Adventist. Tinanong ko sa kanya po yan kung saan nanggaling ang mga salita ng Diyos sa Bible. Sabi niya, ginawa namin mula sa Yahwa. 4 letters. Then binigyan namin ng vowels. Then yung iba namin, tinawag namin Jehova. Ibig sabihin, sila po ang gumawa sa pangalan ng Diyos. Sa Islam po, hindi namin inimbento ang pangalang Allah. Mismo siya ang nagbigay, even na kay Musa, sinabi niya po iyan. Inni Allah la ilaha illa ala. Walang Diyos Moises, maliban kay Allah o ako, sambahin mo ako. Sabi niya, ang Allah subhanahu wa ta'ala kay Musa. Inna Allah rabbi wa rabbukum, sabi ni Jesus. Inna Allah. Kung naintindi lang po natin ang grammar ng inna, napakatindi po ito, talagang nagdidiin po ito. Katotohanan ng aking Panginoon ay ang Allah, sabi ni Jesus. Inyo ring Panginoon. Sabi niya, sambahin niyo siya. Ito ang matuwid na landas. Actually, akma sa Bible to po. Kung talaga titignan sa Bible, sinabi rin ni Jesus yan. Kung titignan nyo ang Marcos 12:29, nang tanungin siya kung ano ang unang utos, I think alam nyo ito. Makinig ka, Israel! Makinig ka, Panguno! Ang unang utos ay sambahin natin ang tunay na nag-iisang Diyos, nating Panginoon. Nag-iisang nating Panginoong Diyos, sabi ni Jesus. Akma po sa Quran yan. Sambahin natin ang ating nag-iisang Panginoong Diyos. Sa Quran, ganun din po, ang aking Panginoon, ang Allah, ang inyo rin Panginoon ay ang Allah. Ito ang buhay na walang hanggan, chapter 73, sa 1. Habi niya, ang makilala ng nag-iisang Diyos na nagsuko sa akin, ito ang tunay na kaligtasan. No doubt, nagtutulungan ng dalawang aklato pang ipakilala ang tunay na nag-iisang Diyos. Kung gusto niyo makita ang pangalan ng Allah sa Bible, Eli, Eli, Lama sa Baktali. Salitang Aramaic po yan. Ito po ay semantic language ng Allah, Arabic. Walang pinagkaiba yan. So sa amin po, ang aral ay napakalinaw na ang kanyang pangalan ay Allah. Nag-iisa po ang aming Diyos. Wala kami sinasamba maliban sa kanya. Allahus Samad. Sabi niya, pangalawa po, sabihin mo Muhammad, ang lahat ng aking nilikha ay umaasa lang sa akin. Lahat ay nilikha ko. So, ibig sabihin, ako ang may karapatan sambahin sapagkat ako ang manlilikha. Walang karapatang sambahin ang aking mga lilikha. Sapagkat ako ang manlilikha, ako ang nagbigay ng buhay sa kanila, ako ang nagbigay ng biyaya sa kanila, ako ang nangangalaga sa kanila, maging ang tahanan nila sa akin ito, sino ang may karapatan sambahin? Ako ang aking lilikha lamang. That's why ang sabi niya, ang sino mang sumamba ngayon, maliban pa sa akin, kapag kayo nadatnan ng kamatayan, kayo ay hindi ko patatawarin. Ang mapapatawad ko lamang, kahit gaano kalaking kasalanan, kung kayo ay manunumbalik sa akin. Lahat ng inyong pagkakamali ay patatawarin ko sa akin. Allahu Akbar. So ang pangatlo po kanyang katangian, ang tatlong pangakatangian ng Diyos, ano po? Yung tatlo pong katangian na lingapong Ginoo, eku penganak, eku mekayatan. Sabi niya, hindi ako ipinanganak at hindi ako nagkaanak. So malinaw po sa aral ng Islam, hindi po kami naniniwala na ang Allah ay mayroon pong anak. Dahil kapag binigyan natin anak ang Diyos o ang Allah, magiging ilan po ang Diyos? Dalawa. Lilitaw na kapag mayroong anak ang Diyos, magiging katulad na lang natin na mayroon pang pinagmulan. Magkakaroon ng pamilya ito. Dadami ang Diyos. So hindi magiging makatarungan kung ang Diyos ay napakarami, maaari pong sila mismo'y mag-away-away. So ang Allah subhanahu wa ta'ala, wala po itong anak, hindi siya nagkaanak at hindi siya pinanganak. Ibig sabihin, wala po siyang pinagmulan. Siya ang lahat ng pinagmulan ng bagay-bagay. Wala siyang pinagmulan. So lahat ng kanyang lilikha ay mayroon po itong pinagmulan. Kahit walang tatay si Jesus, mayroon siyang pinagmulan si Maria. Kahit walang tatay at nanay si Adan, actually walang tatay nanay ito, pero may pinagmulan pa rin siya sa kalabok. Lahat po ay may pinagmulan. Ngunit ang Allah subhanahu wa ta'ala ay wala po itong pinagmulan. Siya ay walang anak, hindi siya nagkaanak, at siya ay walang katulad.
So kanino natin iwawang isang Allah ipaparis? Wala akong katulad, sabi niya. Kung mayroong kayong paningin, mayroong kayong hangganan. Ako wala. Lahat ng linika ko, saan man dito, sa itaas, sa ibaba, lahat nakikita ko. Kung mayroong kayong pandinig, mayroong kayong hangganan. Ako lahat ng sinasabi niyo, pati na sa dibdib ninyo, alam ko kung ano ang gusto niyo sabihin. Alam ko ang nakatubli, alam ko ang nakatago, alam ko ang lahat ng bagay, bilang ko kung ilan ang buhok ninyo, bilang ko kung anong po. Lahat alam ng Diyos. Ngunit ang kanyang mga linika ay mayroon silang limited. Ngunit sabi ng Allah SWT, wala akong katulad sa iyo. So ito po ang aming sinasamba. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kung saan ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nag-iisa, siya ang tagapagtustos sa lahat ng kanyang linika, nangangalaga sa kanyang linika, at siya'y walang pinagmulan. Wala siyang anak, dahil kapag nag-anak, dalawa na ang Diyos, masisira ang turo lahat ng mga propeta. Ibig na si Jesus, hindi niya itinuro na siya ay anak ng Diyos. Hindi niya itinuro to. Never niya itinuro to. Hindi niya rin itinuro na siya ay Diyos. Kundi itinuro niya, ang Diyos ay nag-iisa. Kaya sambahin natin siya ng buong puso, pagpamahal, ito ang kulto na kaligtasan. Ano sagot sa kanya? Tinuran mo ang katotohanan, o guro. So, isa rin ang kanyang ipinangangaral at ang Diyos na aming pinangangaral na sinabi ng mga propeta at sugo, siya ay walang kawangis, walang katulad sa kanyang mga linika. So, very simple, kapag tayo sumamba, maliban sa Allah at nakita nating may kawangis sa mundo, ibig sabihin, malinaw po na sabi ng Subhanahu, wala akong katulad. Hindi niyo ako nakita, walang nakakita sa akin. Wala akong kawangis. Ibig sabihin, anuman ang sinamba ng tao na may kawangis, hindi po ito ang katangian ng Diyos. So sa apat na katangian pong ito, ipinakilala ng lahat ng mga propeta at sugo, maging ang Biblia, ipinakilala sa ganyang katayuan ang Diyos. Maging ang Quran, ipinakilala sa ganitong katayuan ng Diyos, na siya ay nag-iisa lamang, hindi siya dalawa, hindi siya tatlo, at siya ay walang anak, hindi nagkaanak, walang pinagbulan sa kanya, lahat ang pangangalaga at pangangailangan ng tao, binibigay niya, at ako ay walang katulad, ito po ang Allah. Kapag ganito po ang paniniwala natin na ang Diyos natin ang Allah sa ating puso, ngayon po sabayan natin ng mabuting gawa. Dito na po magkakaroon ng kabuluhan ang ating mga ginagawang mabuti. Dito na po tatanggapin niya ang mga mabubuting gawa sapagkat po siya ang may karapatang gumawa nito sapagkat siya ang nagutos na gawin ang mabubuting bagay at kung ginawa natin ito para sa kanya ang lahat ng ginagawang ito, ito po ay kanyang tatanggapin. Dito na po tayo ngayon mag-iipon ng mabubuting gawa na siya namang kakaharapan natin sa kabilang buhay hanggang until finally makapasok po tayo sa paratas. Ano po? So yun po ang kondisyon sa aming pananampalataya. Ang makaligtas ang tao, kailangan makakilala ka muna ng iisang tunay na Diyos at saka gagawa ng mabuting gawa ayon sa kalooban ng Diyos, ikaw ay makakapasok sa paraiso. No po. Yun po ang aking munting mensahe sa inyo. Kung paano po ipinakilala ng mga propeta at sugo ang isang tunay na Diyos na dapat nating sambahin bago gumawa ng mabuti upang hindi masayang ang mga pinagpaguran natin, ganun din po namin ipinakilala sa inyo mula po noon pa ito hanggang ngayon na ang Diyos po na nag-iisa ay ito pong ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kung mayroon po dito na gusto nyong alungkatin mamaya na katanungan, Alhamdulillah, isyala po mamaya yung itanong sa amin sapagkat pagbibigyan muna natin po ang ating pangsusunod na mga kapatid na napakalayo pa ng pinanggalingan. Actually, Kapampangan ko po, Lubao ko po, kaya di kumuko Remedios, Dingabe Minam po, Tingkaloopan, natin pong Novaliches, aliwaliwake pong lugar para mo po mapayabot miya mo po kaya kayo yung aral na ng Islam. At sakali mamaya, sabi ng kapatid, gusto niyong itanong kung sinong Muslim o nagbibigay ng bagabag sa inyo para maunawahan niyo o lahat nagbibigay ng kagulang sa inyo, inshallah pagkakataon niyo na po ito para maitanong niyo, para mabigyan kasagutan ng sa ganun po ay maging malinaw po ang lahat ng bagay na hindi malinaw sa inyo. Po. So ibabalik ko na po ang ating mikropono sa ating mahal na kapatid na si Brother Isa Ogali po. Po. Alhamdulillah, kung ako po ay nakapanakit sa inyo, nang may nasabi na masama, ipagpakuminin niyo po, mihingi po kang pagpakumin. Sapagkat taong nagkakamali lang po tayo, tiyakan po at magkakamali din kami, ipagpahumayin niyo po kung ano man po ang naligyan po nagkakamali. Salamat po. Barakallahu fika, Sheikh Saleh. Alhamdulillah.